Hello everyone, welcome sa ating YouTube channel, and this weekend, I decided to show you some of our succulents na nandito sa ating rooftop. Most of the time, you see this area wherein I'm showing yung ating mga healthy looking succulents. I don't have any problem with them kasi itong area na ito that I'm showing right now is talagang well-maintained, kumbaga regular yung application ko ng fungicides, insecticides, and fertilizers sa kanila. But, of course, even if na I'm always showing you this area, meron din naman tayong mga succulents na napakahirap na alagaan. And that's the reason why I made this video, para naman hindi nyo laging isipin na bakit ang gaganda ng ating mga succulents. They are very colorful and happily growing nga dito sa ating rooftop. But syempre, that is what I'm showing to you kasi in reality, meron din tayong mga succulents na pasaway, and this is just a continuation of our previous vlog about our fungus. And ito nga yung ating mga succulents na talagang nahihirapan akong alagaan sila. And when I say nahihirapan akong alagaan sila, literal na almost I wanted to give up on these succulents that I'm gonna be showing to you. Una nga dyan would be this mahogany rose. Ayan, mukha siyang okay sa pinakataas na rosette kasi I just applied yung ating contact fungicide. But trust me, in several months, magkakaroon na naman yan ng fungus sa kanyang mga pinaka-leaves. And I'm showing to you three different pots of mahogany rose and very consistent. Talagang all of those pots, kahit naglagay na tayo ng systemic insecticide and even yung contact fungicide, talagang napakadaming powdery mildew sa kanyang pinaka-leaves. And I think itong ating mga mahogany rose, they cannot really survive under rain or shine. Ayan, makikita nyo naman, pag naulanan siya, talagang hindi natutuyo yung dahon sa inner leaves, kaya doon mas madami yung powdery mildew. Ayan, so this is kumbaga a severe case of powdery mildew sa ating mga succulents. Kaya you have to watch out for this, lalo na pag nakalagay sila in an area na poor yung ating ventilation. And even if na nakalagay sila outdoors kung saan maganda naman yung airflow dito, talagang itong ating mahogany rose is prone sa fungus as compared with our other succulents. Another one that I wanted to show you is itong ating golden sedum. I cannot remember how many golden sedum na yung nabili natin. Ayan, mukha na naman siyang okay kasi kaka-apply natin ng fungicide sa kanya. But then, over time, talagang magkakaroon na naman siya ng fungus sa kanyang mga pinaka-leaves. Kaya pumapangit yung kanyang itsura. I have here some of our golden sedum too. Ayan, I tried to behead and propagate. Pero even the propagations, talagang nagkaroon sila ng mga powdery mildew sa kanilang pinaka-leaves. And I think itong mga succulents na to are best grown in a greenhouse. Hindi sila pwede sa rain or shine area or kumbaga in an open area that is exposed sa elements, especially pag umuulan or nahamugan sila, the more na nagkakaroon sila ng fungus. And so, I'm thinking of throwing these away kasi kumbaga give up na ako sa pag-aalaga ng mga golden sedum. Next would be this pink butterfly. Makikita ninyo, ang haba na ng kanyang stem until here sa pinakababa. So this one is about 24 inches na din siguro yung taas niya.
But if you're wondering kung bakit wala siyang leaves, it's because nalagas siya ng dahil sa fungus. So if you're not gonna be treating yung mga succulents ninyo right away, then ganito ang mangyayari sa kanila, including the Sedum aurora. Isa rin ito sa mga kumbaga high maintenance na succulent in our collection, since they are also very prone sa ating fungus. Although I don't want to give up on these succulents kasi favorite ko ang Sedum aurora, including itong ating Sediveria jet beads. Very unique yung kanyang color na parang brownish, kaya I'm not gonna be giving up on that. Next is this rose cabbage na nag-iisa na lang yung naiwang rosette, and the other rosettes ay nawala na. I beheaded all of them kasi nga nagkaroon siya ng fungus. And if na itong naiiwang rosette here would have fungus as well, then hindi na ako bibili ng another rose cabbage. Kaya always remember, hindi lang kayo yung nahihirapan mag-alaga ng succulents. I personally is struggling in maintaining itong ating mga succulents kasi it's not really easy na i-maintain yung kanilang look or to make them healthy pag nakalagay sila outdoors or in a rain or shine area. But of course, I'm so happy na siguro 95% naman ng ating mga succulents ay very manageable, and 5% lang talaga yung sobrang hirap na alagaan. Kaya I told myself these days na I'm just gonna be giving yung each succulent variety 3 tries. So pag 3 beses na tayong bumili at namatay pa rin, then I think it's not really worth it na bumili again para alagaan sila. So yun lang yung kumbaga pinaka-limit ko for our succulents. And to those na nag-aabang ng ating part 2 ng ating succulent giveaway, eto na po siya. So tingnan natin kung sino ang magiging lucky winner natin. We have to filter yung mga duplicate users. And let's see how many yung comments na meron doon sa ating YouTube video na iyon. So we have a total of 109 comments. Kaya good luck sa ating magiging winner. Let's see. Ayan, so we have Sir John Ray. Sabi niya, right after I got my first shooting star succulent, I immediately researched how to propagate and I learned it from you and I am more than thankful. Sana marami ding variety ng succulent binibenta sa amin, kaso mga common lang meron sila, mahal pa at saka not well taken care of. Anyway, salamat ng marami. Congrats for the 16,000 subscribers. Ayan, so thank you sa lahat ng sumali, and I'll see you in our next giveaway.